Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So no question, ang series ng Warriors at ng Memphis ay ang pinaka-inaabangan na series ngayong playoffs. Ang Game 1 and Game 2 ay napakadikit. Very physical, madaming trash talkan at pareho talaga nila hindi gustong isa't isa. Hindi man ito kagandahan kung ikaw as a player, ngunit as a fan ay ito nga yung mga exciting panoorin dahil makapagpigil hininga talaga ang mga huling minuto ng game. Ngunit isang player na missing in action ay si Klay Thompson. Sa first round nga ay naging maganda ang kanyang performance, subalit sa first 2 games niya laban sa Memphis ay maalat nga ang kanyang mga shooting. Noong game 1 ay nagtala lamang siya ng 15 points on 6 of 19 shooting sa field at 3 of 10 naman sa 3 points, habang sa game 2 naman ay 12 points lang ang nagawa niya on 5 of 19 shooting sa field, 2 of 12 shooting sa 3 points at negative 9 din siya sa plus minus. So total ay may average siya ngayon na 13.5 points per game on 29% shooting sa field at 23% naman sa 3 points. So definitely not the numbers you wanna see kung isa kang fan ng Warriors. Ganun pa man, sa post-game interview kahapon ay aminado nga si Klay na he needs to play better umano and he will bounce back daw. So ayun nga po mga kaibigan, given na napakadikit ng series na ito, posibleng ang performance si Klay Thompson ang magiging difference maker sa mga susunod na games. So aabangan nga natin kung mas magiging maganda ba ang shooting ni Klay sa mga games na gaganapin sa kanilang home court. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. LeBron James, dapat umanong itrade ng Lakers sa offseason ayon sa sikat na analyst na si Stephen A. Smith. Well, hindi pa nga natitrade si LeBron James sa kanyang 2 dekada sa NBA. Kaya naman tiyak na mabilis na sasabog ang balita na ito kung sakaling magkatotoo man. So tingnan natin ang positive at negative effect kung sakali man nagawin ito ng Lakers. Ang negative ay most likely ay hindi ka nga magkakampyon for the next few years at hindi magiging gaanong relevant ang Lakers. Dahil let's be honest, hindi nga kaya ni Davis na magbuhat ng team at hindi din siya gaanong mabenta sa fans. Hindi din magiging willing ang fans na magbayad ng mamahaling ticket upang mapanood lang si AD. So business-wise, tiyak na negative ang effect nito para sa Lakers sa ngayon. Ngunit kung titingin ka naman sa mga susunod na taon ay posibleng may positibong impact din ito dahil as of now ay isa lang nga ang draft pick ng Lakers at sa taong 2027 pa yan. So kung ititrade mo nga si LeBron ay magkakaroon ka ng young players at draft compensation for the next few years. So nakadepende lang nga ito sa kung ano ba ang nasa isip ng Lakers. Kung nasa win now mode sila ay definitely keep LeBron and AD and build around them. Ngunit kung build for the future ang gusto nila, may punto din si Stephen A. Smith na dapat nilang i-consider na tingnan kung ano ba ang makukuha nila kapalit ni LeBron o kaya naman ni AD. So ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!